so much, Ligan. Ako, if there's a will, there's a way. Kaya naman, kahit hindi ka marunong magluto, nandiyan naman ang mahiwagang cookbook to guide you for your next recipe. And this morning, special po ang magluluto sa ating UH Karinderia dahil patok online ang kanyang do-it-yourself cookbook. Tingnan natin. Yun! Gundo! Total effort pa siya dahil sulat kamay ito with matching designs pa. Ang nasa likod ng creative idea na ito ay si Ian Corralde. Good morning, Ian! Good morning! Ian! Ako! Kasama natin si Ian today para syempre magluto ng isa sa mga recipes niya. Una sa lahat, bakit naisipan mo gumawa ng ganitong cookbook? Kasi mahilig ako sa art. Tapos bukod doon, mahilig din akong magluto. Pinagsama mo. Pinagsama mo. Ang recipes na ito, saan galing? Karamihan kay mama. Kasi magaling magluto mama ko eh. May karinderya siya. Pag may karinderya, magaling talaga magluto yan. Ilang recipes yung nakalista sa iyong DIY cookbook? Meron akong 24, tapos meron pa akong dalawang hindi pa tapos. Nakaka-excite. Sige, ito ngayon, ano napili mong recipe for us today? Meron ako dyan na for today. Meron akong ang cute ng design. Yun, parang pwede gawin ng mga bata, chicken affritada. Sige, so far, ano nang nagawa mo dyan? Ngayon, nagigisa na ako ng bawang at sibuyas. Uh-huh. Tapos, i-add ko rin yung chicken para isangkot siya siya. Ikaw ay nasa school ka pa ba? Hindi, bali teacher kasi ako. Okay. So, professional ka na pala. At teacher, anong subject tinuturo mo? Elementary ako so lahat. Lahat ng subjects. Ilan taon yung mga, anong grade? Karamihan, yung madalas grade 1. Okay. So, paiba-iba ba yun, yung mga tinuturoan mo? So, alam nila siya. Ngayon, nasikat yung teacher nila. Hindi naman siya. Hindi, nako. Mas marami pa alam sinabi. Sa internet yung mga yan. Alright, so ito, nalalakasan ba ito? Yan. So, ito, sinasangkot siya natin muna ang kanyang chicken thighs or legs. Ito ba ang usual na preferred mo na parte ng manok? Or nag-iiba-iba ka rin? Nag-iiba-iba din. Minsan yung breast para mas malasa. Okay. Pero yung sabi nga nila, mas malasa din paminsan yan, yung kanyang yung kanyang paa, no? Ay, hindi paa, legs. Yun, so gisa-gisa tayo ng ganyan. So, hintayin lang natin siya maging brown. So, paano naging trending itong cookbook? Pinost mo ba siya? Meron nakitang post up sa GMA News din. Okay. Na tungkol sa magandang sulat. Tapos pinopost ko na rin kasi siya sa mga group. Natisod nila. Alright, so after nito, medyo ipa-fast track ng konti, anong next step dyan? Yung parehas yung patatas at saka yung carrot. So, diretso na siya bago palagyan ng parang sabaw or sauce. Then, paano yung tubig yan? Paano maluluto yan? Para siya maluto, i-add mo yung water. Ayun. Hindi ko matanaw yung tubig. Sabi ko, paano yun maluluto? Walang tubig. Ayan. Dadagdagan mo lang siya ng water para maluto. Oo. Gulay. Tapos nun, siya ay tatakpan ba? Mm-mm. Pwedeng takpan din siya. Papakuluin mo lang. Oo. Sorry, lakasan ko. Ayan. So, pakuluan lang siya hanggat sa maluto ng husto yung manok. Yung manok at saka yung gulay. At saka yung gulay. Yung gulay, yung ibang ginagawa nila, sa bandang dulo nila ina-add. Kasi medyo matagal umambot yung patatas. So, sasabay lang siya ng sasakto lang siya ng luto. In fairness, ha? Yan. So, kunwari, ito ay napakuluan na namin. Yan. Mga fast track lang tayo ng konti, pero dapat luto ito, ha? Then, pag kumulo na siya, i-add mo itong tomato sauce. Tomato sauce. So, dun sa karinderya ng nanay mo, bukod dito, ano pa yung mga talagang recipes or tsaka yung mga ulam na talagang blockbuster? Yung munggo, nilaga, sinigang. Yung mga classic na Pinoy dishes talaga, no? Yun, so halo-halo tayo. Tapos hintayin lang natin siyang lumapot, yung sauce niya. Then, pwede na natin siyang timplahan ng asin. Nice. So, ikaw ba nung nagluluto yung mama mo sa karinderya, tumutulong ka ba dati? Mm-hmm. Kaya ka natuto? Oo. Yun eh. Alam niyo, may silbi talaga ang pagiging matulunging anak. Tingnan niyo nga naman. Nagi ka ng trending bigla ngayon sa social media, di ba? And also, not because of anything na wala-wala lang. Yung effort mo rin naman na gumawa ng cookbook na maganda, di ba? At mag-share ng recipes na very classic Pinoy. Para sa beginners na nagluluto. Mm-hmm. Yan. So, yan ay ating So, hintayin lang din natin siya. And then, kung halimbawa, luto na lahat, yung gulay, yung chicken, i-add lang din natin. Yung ating bell peppers. Bell pepper. So, marami naman na nagsasabi sa'yo na nakatulong naman yung recipes mo sa kanila. Mm.
Lalo na yung mga nag-uumpisa, yung medyo ninenervyos. Alam mo, kailangan lahat tayo marunong gawin itong mga recipes na to kasi Pinoy tayo eh, di ba? Yan. At syempre, medyo matagal-tagal itong lulutuin namin ito hanggang dulo. Pero hindi nyo na makikita yung pero buti na lang si Ian ay may ginawa na siya. Ano, finished product. Chicken affrettada. Yung cheese, ito toppings na lang ba ito sa dulo? Pwede rin isama siya para maging creamy. Para maging creamy, para maging malapot. Nako, in fairness, pwede. Thank you so much, Ian, thank for sharing your very useful and very creative do-it-yourself cookbook. Thank you sa'yo. Thank you. I'm sure marami mga bagets ma-inspire sa'yo.